Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos niya tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingahin si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin ni Jose. Manalangin tayong matulad sa kanya upang atin din matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos.
Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang. Amen. Magsiyupo pong lahat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang makahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong kalunungan ng maghahari. Paiiranin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matipasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat na lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal. Turuan mo, yaong haring humahol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang tapat sa sarapin. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang maramat sa sarapin. Ang buong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siya naman sa sanlibutan. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasyahiyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan niya, pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak ito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Ang salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsimbo ka. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Nasa ikatlong araw na tayo ng ating simbang gabi at patuloy ng pagdalo ng biyaya higit sa lahat sa Pilipino community dito sa ating parokya. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa gabing ito ay tutulungan tayo ni San Jose kung papaano ang tunay na diwa ng pagsunod at pagtitiwala ay may sa buhay natin bilang mga kagasunod ni Jesus at sa ating patuloy na paglalakbay sa ating pananampalataya. Noong unang gabi, nagpasalamat tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ikalawang gabi, naroon naman ating ikinagalak yung ating pagtitiwala sa Diyos na palagi siyang kasakasama natin sa ating paglalakbay. Kaya pinalalim natin yung importansya ng kagalakan sa kanyang presensya. Ngayon gabi, sa presensya naman ni Jose, ay ipadadama sa atin ng Diyos kung paano natin pwedeng isabuhay yung kanyang isinabuhay na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, napakaganda po kasi ng plano ng Diyos na pagliligtas. Bakit ang mga tao ito ay nababanggi sa ating mga pagbasa? Ito'y sapagkat bunga ito
ng pangakong ginawa ng Ama. Sa kasaysayan po kasi ng ating kaligtasan, mabibisualize po ninyo yung tatlong anggulo. Una, yung kagandahan ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Ikalawa ay yung pagliligtas na ginampanan ni Jesus. At ikatlo, yung atungkulin ng Espiritu Santo na ipakilala ang Diyos sa atin. Ito po yun, Trinitarian, yung makikita po natin na diwa ng pagliligtas ng Diyos. Pero paano nangyari na meron mga tao katulad ito? Dahil dito sa paglikha ng Diyos sa kasaysayan, bumagsak ang tao dahil sa kasalanan. And there was the plan for restoration coming from the initiative of God Himself. Ano yung restoration? Maibalik ang tao sa nawalang biyaya dulot ng kasalanan. And so therefore, in that plan of restoration, ang Diyos na rin ang gumanap ng tungkulin na umanap ng mga instrumento. At isa po ito si Jose. Na ano po yung instrumento na nagpahayag ang Diyos na ipapadala po ang Mesiyas. Pero paano niya ipapadala? Sa pamamagitan ng pagtawag ng mga instrumento para ihanda. Ginamit niya ang mga propeta, ang mga propesiya, ipinahayag upang maging aware ng tao na ni darating na Mesiyas. Kaya na may pangakong Mesiyas, di ba? May adviento. Yan yun. Dito naganap yung paghahanda ng mga propeta sa tao para kanilang panapikan ang pagdating ng Mesiyas. Hanggang sa dumating na si San Juan, narinig natin kagabi, siya yung ipinahayag ni Propeta Isaías na higit pa sa lahat ng propeta, si San Juan. Siya yung sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang darapanan ng Panginoon at malapit na ang kanyang pagdating. At eto po sa Ebanghelyo ngayon, lumitaw na. May natagpuan na naman ng Diyos na dalawang instrumento sa katapuhan ni San Jose at ni Maria upang maganap ang kanyang pagliligtas. Tema po yung Old Testament is about the promise of the sending of the Messiah. Yung Old and yung New Testament is the fulfillment of that promise in the person of Jesus. So, clear po ito sa atin. Ito po yung kasaysayan ng ating kaligtasan na magpahanggal sa ngayon, ito po yung ating ipinagdiriwang. Okay? Yung unang Pasko ay pagdiriwang ng una pagpapadama ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin na tayo magkaroon ng access muli sa grasya ng Diyos. Ngayon, punta po tayo kay San Jose. Sa gabi ito, pag nilayan natin ang sentro mensahe ng ating pagdiriwang, ito ay ang tungkol sa pagsunod at pagtitiwala. Ito po'y naging makahulugan sa buhay ni San Jose. Well, bukod sa kanyang katangian ng pagsunod at pagtitiwala, si San Jose ay inilarawan din sa banal na kasaysayan na isang matuwid na tao. Hindi nag-aalilangan at isang taong mapapakumbaba. Ito po yung laman ng ating Ebanghelyo ngayon. Sa plano ng Diyos tungkol sa pagdating ni Jesus, inihayag ng Diyos kay San Jose sa pamamagitan ng isang panaginip ang tungkol sa misyon na gagampanan ni Maria na pinili ng Diyos upang maging ina ng mananalo. Inilipit ito mismo ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Jose dahil kagampan niya, parang girlfriend. Yan. So, handa naman yung pangasalan, pero inilipit ng Diyos ang kanyang plano kay Jose na ganito ang mangyayari.
na siya'y magliligi. At hindi dahil sa lakas ng Espiritu Santo. At ikaw ang magiging ama nito dito sa mundo upang alagaan at pangangalanan mo siya, Jesus. Ito yung ipinagkatiwala ng Diyos kay Jose. So, punong-puno ng pananampalataya si Jose at handang sumunod sa plano at kalooban ng Diyos. Nang walang halong pagdududa at pag-aalilangan. Kaya, ano ang nangyari? Hindi lamang siya naging instrumento sa pagbuo ng pamilya ni Maria at Jesus, siya rin ay naging daan upang mabigyan kaganapan ang pangako pagliligtas ng Diyos. That was the role being given to Joseph by God Himself. Naging matatag sa pagsunod at pagtitiwala si San Jose sa Diyos, sapagkat kanyang pinanghawakan ang salitang binitiwan ng anghel. Ano ang salita? Ano ang mga salita nito? Huwag kang matakot. Ito din po yung moral lesson sa akin. Huwag kang matakot. Bakit? Ito rin ang pangyayari ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Naway sa gitna ng maraming pagsubok at problema na ating nararanasan, mga pagsubok sa buhay na ating hinaharap at haharapin pa, matutuloy tayong manalig at panghawakan ang kanyang sinabing mahalagang salita kay Jose, huwag kang matakot. Sa gabing ito, muling pinapabatid sa atin ng Diyos ang salitang ito, iniaatres ito sa atin ng personal. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot dahil meron tayong Diyos na pwede natin kapitan at panalikan. Kagabi, tinanong mo, meron pa tayong Diyos? Ang sabi natin, meron. Ito yung Diyos na pwede natin sandigan. Meron tayong Diyos na laging handang tumabal at tumulong sa ating lahat sa sandali ng ating mga pangailangan o anumang pangailangan meron tayo sa ating buhay. Kung hindi gayon, ito yung sinabi sa Ebanghelyo, siya ang Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay palaging kasama natin. Manalig tayo, huwag tayong matakot dahil meron tayong Diyos. Harapin natin ano man ang ibinibigay sa atin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Katulad ng sabi ko noong unang gabi, magpasalamat tayo. Bakit? May rason kung bakit ipinagkapanap sa atin ang ating mga karanasan sa araw-araw. Siya ang dating gagabay at magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang muntapang natin harapin ang mga hamon sa buhay. Kaya nga, pumasok tayo sa kalooban ng Diyos, katulad ng ginawa ni na Jose at Maria, pinanghawakan nila ang salitang ito. Huwag kang matakot, sapagkat kasama natin ang Diyos sa tuwina. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Magsitayin po. Magsitayin po ang lahat. Panalangin ng bayan. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal mag-anak
sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanman hindi nagkakapaya. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Paolo na aming Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga tawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawalin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, magipadama ang nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming manalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makapagpunawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa namayapan, masukuman nawa nila ang kahalikan at kanuningan mo, O Diyos, na hindi nagmamahal kailanman. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimigan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming matupad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong palahaling sa iyong mga kamay sa katuloyan niya at karakalan sa ating pakikinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang pagdiribang namin itong paghahain sa iyo ay magpaging dapat nawang kami pangibabawan ng ngalan upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang mali ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat po siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sa katauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kalakilaan. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga laga at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay kubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapin mo ang iyong simbahan taganap sa bundeng Biblia. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila yung ibang buhay, ngayon din ang lahat ng mga kumana. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa karanan mo sa pamamagitan ng imana na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinlalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kapangyarihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan ay magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin niyo. At sumayin kami. Mga kapatid, ibahagi natin sa bawat isa ang diwa ng kapayapaan. Peace be with you.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanan ito. Mapaghanda nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, maraming salamat muli sa mga nag-offer ngayon at sa ating mga sponsors, ganun din sa ating choir, palakpakan po natin. Kita-kita po tayo muli bukas sa ika-apat na araw, sa ika-apat na gabi. Subayin niyo ang Panginoon at subayin niyo. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, sampunan inyong mga pamilya, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dalhin niyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.